So single circuit breaker din ba yung setup ng inyong mga tahanan? Yan pong pag-uusapan natin. Gaano nga ba ka-safety kung single circuit breaker yung ating gagamitin? Ano po ba yung mga limitasyon para maging safe po yung ating mga kanya-kanyang mga tahanan? Tsaka bibigyan ko po kayo ng isang computation kung ano lang po yung dapat load natin kapag isa lang yung ating gamit na circuit breaker, at anong amperahe ba yung dapat na ilagay natin, pati yung ating mga sizes ng wirings. Bibigyan ko yun ng idea. So ito ang sample ng setup na isang single circuit breaker. So halimbawa, meron kayong dalawang ilaw. Yan. O kahit tatlo, apat, or lima pa yan, kayang-kaya naman. Basta depende sa total load natin. Lalo na kapag ganito mga LED. Halimbawa nito, 7 watts lang to. Ito ay 12 watts. So napakaliit lang po na load. Tapos, siyempre meron tayong switch. 20 amperes na circuit breaker. Yung wire size natin is 3.5 mm, or number 12 AWG. Yan. Tapos meron tayong dalawang outlet dito. Yan. Powered na din yan. Yan. Connected na yan sa ating 20 amperes na circuit breaker. Kasama na po dyan yung ating mga ilaw. So yung ating limitasyon dyan, siyempre gagamitin natin yung ating power formula o yung ating ohms law. Yan. So sa single circuit breaker, ina-allowed po yan ng ating Philippine Electrical Code. Basta hindi siya lalagpas ng 80% safety factor sa ating kabuuan na load. So ano po yung 80% ng ating 20 amperes? Ito ay 16 amperes. So kung gagamitin natin yung power formula, so power equals to current times voltage. So yung current natin is 16 amperes multiplied by 230 volts. Yung 230 volts po, yun po yung ating nominal voltage sa Pilipinas. So in any computation na gagamitin natin, mga single phase, ito po yung ating nominal voltage, 230 volts. So makukuha natin yan is 3,680 watts. So dapat hindi tayo lalagpas sa total load na 3,680 watts kapag gagamit tayo ng single circuit breaker sa ating tahanan. Ngayon po, kung lalagpas tayo dito, syempre kailangan na natin ng magdagdag ng ating mga branches. So meron, pwede tayong maglagay dyan ng panel board. Meron tayong main at saka mga branches, lalo na sa mga special purpose loads natin, malalaking loads gaya ng mga aircon, mga water heaters, shower heaters. Pero kapag maliliit lang naman ng load, syempre kung hindi naman natin afford yung mga ganong matataas na load, so kayang-kaya naman ng ating circuit breaker, which is hindi siya lalagpas dito sa 3,680, ay pwedeng-pwede na po itong ating single circuit breaker. So yung P pala dyan is power in watts. So makikita natin yan sa ating mga appliances. Titingnan nyo yung mga sticker specifications dyan. Meron at meron yung nakasulat na wattage o watts. So ito, total nyo lang yan para malaman nyo kung hindi ba kayo lumalagpas dito sa ating allowed load kapag 20 amperes single circuit breaker yung inyong gamit. Siyempre yung ating I is yung current natin, V is yung voltage. So meron tayong sample computation dito. Halimbawa, meron tayong apat na ilaw na tig 10 watts. So 10 times 4 is 40 watts. So total lang natin to. At halimbawa, meron tayong TV, 100 watts. So ganun lang po yung gagawin nyo. I-add nyo lang yung inyong mga appliances na wattage kung hindi ba siya lalagpas, para malaman natin na safety tayong gumamit ng single circuit breaker. So rice cooker, halimbawa 1000 watts. Amplifier o yung ating mga sound system. Yan, sample lang natin, 300 watts. Tapos dalawang electric fan, kunwari 40 watts o 80 watts. Magiging total natin dyan is 1,520 watts. So pasok na pasok pa. Yan, halos hindi pa nakalahati sa ating total load. So kung ganito yung load nyo, is pwede pa kayong magdagdag dyan ng additional na ilaw plus yung mga chargers natin. Maliliit lang naman yung load ng ating mga cellphone chargers. Pwede pa kayong magdagdag nito kahit yung mini ref. Yan, pwede pa yan. Kasi maliit lang din ng load ng isang mini ref. So, ganun lang po. I-add nyo lang yan. At saka, i-compare nyo dito. Ito lang yung allowed.
mas mababa, mas safety. Yan. So kung ako personally, for safety purposes lang, siyempre meron pa yan, lalo kung yung sa ambient temperature ng ating mga tahanan, especially kung mainit na lugar o damp location, ganyan. So 3000 watts pababa is safe na safe tayo dito sa ating 20 amperes na circuit breaker na single. Ngayon kung meron na kayong mga additional loads, gaya ng gusto nyong mag upgrade, meron na kayong mga aircon o mga refrigerator na at mga dagdag pa na additional like mga oven, ganyan. So make sure nyo lang na standard yung inyong service entrance, kasi kung standard yan is ang size nyan ay number 8. So since kung number 8 yan at standard yung ating main service entrance feeder, so pwede kayong mag-upgrade ng 40 amperes. Yan. So gagawin nyo, mag-upgrade kayo ng maliit na panel board. So pwede kayong mag 4 branches dyan o 3 branches, isang main. So gawin nyo 40 amperes yung inyong main, tapos yung branches nyo is halimbawa meron kayong dagdag na aircon, so magdadagdag kayo ng 20 amperes kung 1.5 HP pababa yung aircon nyo. Tapos yung isa, meron pa kayong spare kung halimbawa meron kayong oven or kung ano mang load na idadagdag nyo like mga shower heaters. So yan po sample natin. So dati kung meron kayong single circuit breaker, which is ito, yan, so kaya na niya, so hindi nyo nababaguhin yan kasi yan naman ay kaya na yung ating existing, bali hindi siya lumagpas sa ating load limit na 3,680 watts. So ang gagawin nyo, since kung dapat i-confirm nyo muna kung yung feeder nyo ay number 8 EWG, yan, yan naman yung minimum standard natin, pwede kayong mag-upgrade nyan into 2x2 na panel board. So meron kayong 40 amperes na main, ilagay nyo. Tapos kung halimbawa magdagdag kayo ng aircon, yan. So pwede kayong gumamit ng 20 amperes dyan sa 1.5 HP and below. Siyempre kung tataas dyan, so mag-upgrade din kayo sa, depende sa anong laki ng inyong aircon. Tapos siyempre kung meron kayong mga heaters, like mga halimbawa lang mga oven, ganyan. Pero itong heater, depende sa ilang wattage, so pwede kayong mag-upgrade niya into 20 or 30 amperes. Tapos ito, kung hindi kaya, siyempre upgrade din kayo, so 60 amperes halimbawa. Tapos kung 60 amperes yan, mag-upgrade din kayo ng feeder sa number 6. Kasi sa PEC o Philippine Electrical Code, kapag dapat hindi lalagpas sa kalahati ng inyong main ang inyong branches. So halimbawa 40 amperes yung main nyo, dapat yung pinakamataas na branch nyo is 20 amperes. So kung meron na kayong branch dito na 30 amperes, dapat yung main nyo dyan is 60 amperes na. Kasi dapat hindi lalagpas sa kalahati na amperahe ng ating main yung ating mga branches. So yan lang po ang ating sample in case na mag-upgrade kayo sa inyong existing na single circuit breaker. So comment lang po kayo kung meron kayong katanungan. Muli, ito ang local electrician. Maraming salamat sa panonood.